1980, ipinanganak si Adessa sa pamilyang walang kaya. Tatay niya si Adolf, habang ang kanyang ina ay si Margarita. Ang totoo nun, mayaman ang pamilya ni Margarita. Pinagtabuyan nga lang sila ng kanyang mga magulang nang malamang nabuntis siya ni Adolf. Pero nang malaman ng matandang Temyo na nanganak na ang kanyang anak na si Margarita, hindi ito nagsayang ng panahon at agad niyang pinuntahan ang kanyang anak sa gitna ng kabukiran. Ang ganda-ganda talaga ng anak natin, no, Adolf? Kaya nga, mana sa akin. Alam mo, napapaisip ako eh. Ano kayang buhay ang maibibigay natin sa anak nating si Adessa? Beba, kung ano meron, yun ang bigay natin. Huwag nating pilitin kung hindi natin kaya. Oh, Adessa, may tao. Sandali! Papa? Nasaan ang aking apo? Papa, sandali! Bakit? Wala ba kong karapatan pumasok sa bulok na kubo na ito? Dire-diretsyong pumasok si matandang Temyong hanggang sa kwarto. Inabutan niya si Margarita na kasalukuyang nagpapadede ng anak. Papa? Paano niyo nalaman ang tirahan namin? Hoy Margarita, ano tingin mo sa akin? Walang kayang gawin? Maliliit pa kayo. Alam mo na kung ano ang koneksyon ko at kung saan-saan ito nakakarating. Ngayon, nabalitaan kong nanganak ka na. Gusto kong dalawin ang aking apo. Umiyak ang bata ng mga oras na yon. Sa pagkakatingin naman dito ni matandang Temyong, sadyang napakaganda ng kanyang apo. Akin na ang aking apo. Bakit ho? Bakit papa? Masyama bang bitbitin ang aking apo? Hindi naman po. Ganun naman pala Margarita. Akin na. Nung una akala nila, nagusto lang ng matandang Temyong nabitbitin ang bata. Pero ang hindi nila alam, meron pala itong masamang balak. Nang makatulog si Margarita at nilasing si Adolf ng mga tauhan ni matandang Temyong, dito sila tumakas. Pagsapit ng alas 6 ng hapon, nagising ang mag-asawa. Wala na ang batang si Adessa. Nagsisisihan pa sila. Bakit daw kasi natulog si Margarita? At bakit daw kasi nagpakalasing naman si Adolf? Wala rin silang ibang pinagbintangan na kumuha sa kanilang anak kung hindi si matandang Temyong. Agad silang pumunta sa bahay ng matanda. Bagamat merong kalayuan, tapos kapos sila sa pamasahe. Kaya't ang ginawa ng mag-asawa, hindi sila nagbabayad sa jeep. Ano ba naman yung tatay mo? Pwede namang hiramin yung bata eh. Nang kasama ka, bakit kailangan pa nila tayong patulugin? Hindi ko alam, Adolf, kung bakit. Pagdating nila sa malaking gate, agad silang hinarang ng dalawang lalaki. Kilala ni Margarita ang mga yun. Ito yung klase ng mga tao na kayang pumatay. Ano ba kayo? Taga din ako, diba? Pero ma'am, meron hong order sa amin ang iyong ama. Kahit anong mangyari, hindi namin kayo papapasukin. Papasukin niyo ako! Kukunin ko anak ko! Brad, tatay ka rin, diba? Pabayaan mo kami! Pag nakuha namin anak namin, alis na kami. Habang sila'y nagsasagutan sa harap ng gate, narinig nila ang iyak ng bata. Maya-maya pa, si matandang Temyong ang lumabas.
Papa, anong ibig sabihin nito? Akala namin natutuwa lang kayo sa anak namin. Bakit kailangan niyong gawin sa amin yun? Bakit? Wala ba akong karapatan na gawin yun? Baka nakakalimutan niyo, isang kahig, isang tuka kayong dalawa. Isipin niyo ngang maigi. Anong maibibigay niyong magandang kinabukasan sa aking apo? Kung si Margarita binigo ang aking pangarap para sa kanya, baka sakaling ang apo ko na lang ang siyang magtuwid noon. Makakaalis na kayo. Akin na ang apo ko at ito ang kapalit ni Margarita. Pero papa, hindi ko kayang mawali siya sa akin. Margarita anak, galit na galit pa rin ako sa iyo dahil sa ginawa mong pagpapabuntes sa lalaking ito. Ngayon tanggapin mo na ang anak mo ay magiging kapalit mo. Alam mo naman kung paano ako mag-alaga. Bilang isang ama, lahat ng kaginawahan sa buhay, kaya kong ibigay. Eh ikaw, bilang isang ina ng aking apo, anong kaya mo ha? Magtatanim ka ng palay? Maggagapas? Para lang kayo makakain? Paano naman ang aking apo? Mamamayat, magugutom at mangingitim sa bukid. Ano ipapakain nyo sa kanya? Daga? Palaka? Kuhol? Isdang nahuhuli sa pilapil? Sumagot kayo! Ano? Kahit po anong kainin namin, basta hindi na kamamatay, gagawin namin. Yan ang katwiran ng mga dukha. Sabihin na ho nating dukha kami. Importante ho sa amin, kami lumalaban ng patas at wala kaming ginagawang masama sa kapwa. Kahit nasabihin palakadaga kuhol lang ang kakainin namin sa araw-araw, okay na kami ron. Ang importante sa amin, magkaroon ng laman ang mga sikmura namin kumakalam. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng iba. Hooray! Hooray! Papa, kami ang siyang may karapatan sa aming anak. Lolo lang kayo. Kung tutusin, pwede na kayong tanggalan ng karapatan eh. Dahil anong ginawa niyo sa amin? Pinagtabuyan niyo kami? Sa maalala ko dati, muntik niyo pa akong ipapatay. Nakita niyo naman na kahit ganito lang ang buhay namin, hindi ko iniwan ang anak mo. Eh kung iiwan mo, tatanggapin ko siya. Magpasalamat ka nga dahil wala na akong pakialam sa relasyon niyong mag-asawa. Yung apo ko lang ang akin. Huwag kayong mag-alala. Bibigyan ko siya ng magandang buhay. Ha! Alis! Alis dito! Mga ano? Ha! Adolf! Masakit ako magsalita. Alam ko ho yun. Bakit po din nyo ituloy? Total, kanina pa kayo eh. Nang dahil sa ayaw ibigay ni matandang Temyong ang kanilang anak, pinagtabuyan sila nito at pinilit ng mga tauhan ni matandang Temyong na bitbitin ng mag-asawa papalayo. Bugbog sarado pa noon si Adol. Tinangka nilang pumunta sa pinakamalapit na barangay. Pero nang malaman ng mga ito ang irereklamo, parabang mga naging bingi ang mga tao ron. Pumunta rin sila sa presinto. Pero nang malaman na si matandang Temyong ang irereklamo, katulad nung una, naging bingi ang mga tao. Ganito ba talaga? Walang hustisya sa mga katulad nating dukha? Nasa nang patas na nabatas para sa atin? Huwag ka mag-alala. Ano huwag mag-alala? Nandito na tayo eh. Paano natin babawiin yung anak natin? Paano? Anak pa rin nila ako at naniniwala ako, Adolf.
napapapasukin ako sa bahay. Paano ako? Iiwanan mo na ako? Ganon? Meron akong plano. Basta, dito ka lang. Teka, Margarita. Kailan mo naman planong gawin yan, ha? Huwag mo na ngayon. Palamigin muna natin ang sitwasyon. Sige. Pero ang inaalala ko, yung bata, ang pagkain nun nasa iyo. Bahala na ron si Papa. Sa ngayon, mamuhay na muna tayo nang tayo lang. Dito pa lamang kumalma si Adolf sa sinabi ni Margarita. Lumipas ang 4 na buwan. Pumunta mag-isa si Margarita sa bahay ng kanyang papa. Ma'am, ang instruction ho sa amin bawal kayong pumasok dito. Ano ba naman kayo, Kuya O'Neil? Pati ba naman ako? Ma'am, yun po ang sabi ng inyong papa. Masusundin namin siya dahil siya ang nagpapasweldo sa amin. Pasensya na ho kayo. Makakaalis na ho kayo, ma'am. Sino yan? Papa? Ako ito, si Margarita. Ah, bakit? Buti naman at hindi mo kasama yung amoy bukid mong asawa. Nasaan siya? Nandun, sa bahay. Patapos? Bakit ka nandito? Papa, bilang isang ina, namimiss ko na anak ko eh. Pwede ko ba siyang makita? Ah, sige, pasok. Pagpasok ni Margarita, nakita niyang hawak-hawak ng kanyang ina yung bata. Oh, Margarita, dumating pala ang anak kong asawa ng magbubukid. Mama, gusto ko makita anak ko. Oh, heto. Akin na? Hindi. Ako mag-aalaga sa kanya. Bawal mo itong hawakan. At kung iniisip mo, Margarita, na kayo'y magrereklamo para mabawi ang bata, diyan ka nagkakamali. Alam mo kung anong kaya kong gawin? Alam ko yun, Papa. Kaya nga hindi kami nagreklamo eh. Anong hindi? Akala mo ba hindi ko nabalitaan na pumunta kayo sa istasyon? Wala silang magagawa. Kilala nila ako. Alam nila kung hanggang saan ang kalawit ko, Margarita. Papa, talaga bang tinatakwil niyo ako bilang isang anak? Bakit sinabi ko ba? Eh kung iiwanan mo nga yung amoy bukid na yon, tatanggapin kita rito kasi anak kita. Dugo at laman kita. Pero kung pupunta ka rito at kasama mo yon, aba, ipagtatabuyan namin kayo na para bang mga aso. Papa, ibigay mo na sa akin anak ko. Gusto ko kami na mag-alaga sa bata. Ano pa? Sige, magmakaawa ka sa aking harapan. Magmakaawa ka. Habang nakikipag-usap si Margarita sa kanyang mga magulang, pumito lang ang matandang Temyong at lumapit sa kanya si O'Neil. Meron itong ibinulong. Ano yun, Papa? Wala. Wala yun. Makalipas ang 1 oras ni Margarita sa bahay ng kanyang mga magulang, sila O'Neil at ang mga kasama nito ay nakarating na sa kanilang bahay sa bukid. Ang plano, bugbugin o kaya namay tuluyan ng patayin si Adolf. Anong ginagawa niyo rito? Pasensya ka na, pare. Napagutusan lang kami. Mamili ka. Mamahalin mo pa pamilya mo o papatayin ka namin? Ano? Anong ibig mong sabihin? Nakatutok na kay Adolf ang mahabang baril. Pinapipili siya. Lalayas daw ba siya sa bahay at hindi na magpapakita sa kanyang pamilya o papatayin siya? Mas pinili noon ni Adolf na umalis. Pero meron siyang mas magandang plano. Pag-uwi naman ni Margarita sa bahay, wala na roon si Adolf. Maya-maya pa nakasunod naman ang kanyang mga magulang. Asan ka, Adolf? Nasaan ka?
Wala na asawa mo. Hindi kanya mahal. Iniwang ka na niya. Kaya anak, sa amin ka na lang tumira. Kasi kung talagang may paninindigan ng lalaking yan, hindi kanya iiwanan dito sa pangit at mabahong kubo na to. Hindi totoo yan, Papa. Mahal na mahal niya ako. Oh, nasan na? Nasaan? Dahil sa wala si Adolf sa kubo, sumama na lang si Margarita papauwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Tagumpay si matandang Temyong sa kanyang plano. Sa isang banda, buhay naman si Adolf at nag-iisip lang ito ng paraan kung paano niya mababawi ang kanyang asawa at anak. Pare, relax ka lang pare, relax ka lang. Kaya nga nandito ka sa amin ngayon ng tropa. Para pag-usapan natin, paano natin babawiin yung asawa at anak mo. Kung naman kasi, sa dinami-dami ng babaeng pwedeng mahalin, bakit yung Margarita pa na yun? Ayan tuloy nangyari sa buhay mo pare. Delikado ka na, nawalan ka pa ng pamilya. Pero pare, ano magagawa ko, mahal ko siya. Tsaka isa pa, alam mo namang iba ang standard ni Margarita pagdating sa mga lalaki. Tsaka yung katulad nilang mayaman. Mapalad na nga ako pare eh. Kasi pinatulan niya ako, diba? Pare, pinatulan ka na nga. Nahimod mo na. Mula mukha hanggang paa. O ngayon, ano nangyari sa'yo? Diba? Minsan pare, gagamit ka rin ng isip. Huwag puro puso. Pare, sabihin mo nga sa akin, matutulungan niyo ba talaga ako? Eh, pare, alam mo naman tayo nung bata-bata pa tayo. Pagdating sa suntukan, sasaksakan, kahit sa patayan, walang iwanan. Ngayon pa ba? Di ka namin iiwanan pare. Pero, bigyan mo kami ng pagkakataon na makakuha ng tamang panahon. Tinitiyak ko siya pare, babawiin natin yung anak mo. Kahit yung anak mo na lang, wag na si Margarita. Oh pare, kahit hindi na siya. Lumipas na lang nang lumipas ang panahon. Namatay na lang ang nanay ni Margarita. Lumaki nang lumaki yung bata hanggang sa nagdalaga. Wala silang nagawang paraan. Kasi kahit sabihin na nagtatangka na silang kunin ang bata, hindi sila nagtatagumpay dahil sa daming bantay ng bata kapag ito'y pumapasok sa eskwelahan. Isang araw, pinili ng dalagitang si Adesa na mapag-isa. Nagpapaalam ito sa kanyang lolo at sa kanyang ina. Mama? Lolo? Ayoko may kasama ako. Mas gusto ko ako na lang mag-isa. Bakit? Saan ka pupunta po? Gusto ko magpahangin. Ayoko na may kasama. Saan ka nga pupunta? Yan lang. Magpapahangin ako. Basta huwag kang lalayo. Opo. Sa pagpunta ni Adesa sa hindi kalayuan, dito ay namataan siya ng lalaking nagngangalan na Abalon. Nilapitan ni Abalon ang dalagitang si Adesa tapos tinanong, "Magandang umaga sa iyo. Magandang binibini. Maaari bang makipagkilala? Ako nga pala si Abalon." "Huh? Abalon? Ako nga pala si Adesa." "Adesa? Napakaganda. Tagasan ka, Adesa?" Maya-maya pa, naispatan din ng matandang Temyong na yung kanyang apo ay merong kausap na isang lalaki. Agad niyang pinapuntahan sa kanyang mga tao si Adesa. Pero nang makita ni Adesa yung mga papalapit na kanilang tauhan, mas pinili niyang sumama kay Abalon. Pumasok sila sa loob ng gubat habang nagtatatakbo.
Sinundan naman sila ng mga tao ni matandang Temyong, pero hindi nila inabutan. Pagbalik nila Onil, malungkot nilang ibinalita kay matandang Temyong at kay Margarita na hindi nila inabot si Adesa. Nakatikim tuloy sila nang tigi-isang palo ng baston sa likod. Mga wala kayong kwenta. Sino yung lalaking yun? Ma'am, hindi ho namin alam. Napakabilis ng kaganapan. Nakapagtataka. Hindi namin lubos sa akalain na si Adesa ay sasama doon sa lalaki na yon. Ma'am, ipinatawag ko na ang aking mga kasama. Hahalughugin namin ang buong kagubatan. Hindi kami babalik hanggat hindi namin kasama rito si Adesa. Tama lang! Dahil kapag bumalik kayo rito, nang hindi nyo kasama ang aking apo, lahat kayo, katapusan nyo na. Sige! Humayo kayo! Hanapin nyo apo ko! Ah, senyorito. Hinanap ng mga tao ni Onil ang dalagang si Adesa. Halos inabot sila ng 3 araw at 3 gabi sa loob ng gubat, pero hindi nila nahanap. Sumuko na ang mga taong humahanap kay Adesa, kaya't bumalik na sila sa bahay ni matandang Temyong. Lahat sila pinalayas ng matanda at yung iba hindi pa sinuweldohan. Wala na silang mga tauhan. Ang magiging plano na lang ng matandang Temyong, magsumbong sa mga pulis. Tenyente! Magandang araw. Nandito ako muli para sabihin sa iyo na ang apo ko ay nawawala. Tenyente, ginamit ko na ang aking mga tao. Wala silang nagawa. Kaya't umaasa ako na ikaw at ang mga tao mo ay mahanap ang aking apo. Areglado, gagawin ho namin ang lahat para mahanap ang iyong apo. Ipinapangako ko ho sa inyo na hindi tatagal ng 1 buwan ang paghahanap namin sa inyong apo. 1 buwan? Ha! Ang tagal naman nun. Hindi ba pwedeng pagtalikod ko nandyan na apo ko? Mahirap po yung pinapagawa ninyo, pero susubukan namin. Walang imposible. Maging ang mga pulis ay natagalan sa paghahanap hanggang sa sumuko na rin ang mga ito. Iyak naman ng iyak noon si Margarita dahil nga wala na ang kanyang anak. Nawawala na rin siya ng pag-asa kahit ng anong sabihin na pangako ng mga pulis. Sa kabilang banda, si Adesa ay tila ba nakalimutan ang pamilyang kanyang pinanggalingan. Abalon? Ano yun, mahal ko? Gusto ko ng masarap na pagkain. O sige, sabihin mo kahit ano. Gusto ko ng para kasi akong naglalaway. Walang problema. Ikukuha ka namin. Makalipas ang 1 oras, bumabalik na si Abalon at bit-bit na nito ang sariwang laman. Agad itong nilantakan ni Adesa. Sa unang pagkakataon, ngayon palang nakatikim si Adesa ng sariwang laman. Matapos niyang kainin yon, nagwika siya ng: mula ngayon, ang gusto ko, ako ang inyong susundin. Walang problema ron, aking mahal. Ituturing ka naming prinsesa. Naging sunod-sunuran kay Adesa ang mga kalahi ni Abalon. Si Abalon kasi ang pinakapuno ng kanilang lahi. Sa totoo lang, wala ring ideya si Adesa na aswang pala ang lahi ni Abalon. Ganun paman, unti-unti niya itong nadidiskubre. Baliwala lang ito kay Adesa dahil ang importante sa kanya, lahat ng kanyang gusto ay ibinibigay ng lahi ni Abalon at lahat ng kanyang utos, tumatalima ang mga ito. Mahal ko,
Darating na ang kapistahan sa susunod na linggo na yon. Anong gusto mong ihain natin sa pagsalubong ng pagsikat ng buwan? Kahit ano, mahal ko. Kahit ano. Gusto mo ba uling kumain ng sariwang laman? Oo. Gustong gusto ko. Gusto mo ba yung gumagalaw-galaw pa? Oo. Walang problema. Sige. Nang dumating ang kapistahan, dumating na rin ang hinihiling ni Adesa. Nakakain na naman siya ng sariwang laman na gumagalaw pa, bagamat hindi niya alam kung anong klaseng karne yun, pero siya'y labis na nasisiyahan. Sa kabilang banda, ang kanyang amang si Adolf ay hindi pa rin sumusuko. Pumunta ito sa bahay nila matandang Temyong at kasama ang kanyang mga tropa. Buksan niyo to! Margarita! Margarita! Sino yan? Aba, buhay ka pa pala. Bakit? Para ka nakakita ng multo ah. Kala mo wala na ako dahil pinatrabaho mo ko sa mga tao mo? Huh? Oo. Ano, papa? Anak, yun ang totoo. Eh pinatrabaho ko siya. Buhay pa pala ito eh. Sabi niyo? Anak, lumipas na ang panahon. Dalaga na si Adesa. Kaya lang, wala siya sa atin eh. Nasaan ang anak ko? Margarita, ilabas mo anak ko. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Wala rito. Matagal na siyang wala. 3 buwan na. Bakit? Saan siya napunta? Hindi namin alam. Humingi na kami ng tulong sa mga pulis. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita anak natin. Huwag kang sinungaling, Margarita. Ang sabihin mo na impluwensya ang kanarin ng matandang yan. Totoo sinasabi ko, Adolf. Wala rito anak natin. Hindi ako naniniwala. Alam kong nandyan yung anak natin. Napakahabang panahon na ang lumipas, Margarita. Natitiyak kong dalaga na anak natin. At natitiyak ko rin na malapit na siyang magtapos ng kolehiyo. Wala siya rito. Kung gusto mo, pumunta ka ng pulis. Itanong mo ron. Ang kulit-kulit mo. Margarita! Sandali! Para makasigurado, pumunta sila ng police station at dito sinabi sa kanila nung hepe na tunay ngang 3 buwan nang nawawala ang dalagitang si Adesa. Meron ding isang mabait na pulis ang nagsabi sa kanila na baka ang kumuha raw kay Adesa ay isang taong halang ang bituka. Sir, halang ang bituka? Anong ibig niyong sabihin? Kinalulungkot ko pero... Ewan ko lang sa inyo, kung naniniwala ba kayo sa aswang. Hindi namin matagpuan ang dalagang yon, kahit nabakas niya wala. Duda nga namin dito eh. Baka yung anak mo, kinain na ng aswang. Hindi totoo yan! Hindi totoo mga aswang! Pero, yun ang tingin namin. Kaya pasensya ka na. Umalis na lang noon si Adolf at ang kanyang mga tropa nang wala silang nakuhang magandang sagot. Papa? Ano na? Saan natin nahanapin si Adesa? Hindi ko alam. Suko na rin ang mga pulis. Bakit hindi kayo kumuha ng mga bounty hunter? Yung handang maghanap sa anak ko ng kahit na mahabang panahon. Ah, sige. Susubukan natin. Susubukan natin. Naghanap sila ng bounty hunter. Karamihan nare-rekomenda sa kanila ay mga pulis din, mga sundalo at ang iba pang mga nasa government agencies. Lahat ng mga yun, pinagpilian ni Matandang Temyong, tunay ngang magaganda naman ang kanilang record, pero ewan ba niya sa kanyang sarili kung bakit para bang wala siyang tiwala sa mga taong yun? Papa, bakit? Nagkukuripot ka na ba?
Anak, hindi ko alam kung bakit wala akong tiwala sa mga taong yon. Para kasing nararamdaman ko eh, na hindi basta-basta tao ang kumuha kay Adessa. Nararamdaman ko rin na mukhang buhay prinsesa roon ngayon ang aking apo. Aba, mukhang mas napaganda pa ang kanyang kalagayan. Papa, anong ibig sabihin nito? Huwag niyo sabihin, planado niyo ang lahat ng to. Hoy Margarita, wala akong alam sa pagkawala ng aking apo. Nandito na siya sa bahay ko. Ilalayo ko pa ba? Alam mo naman kung gaano ko siya kamahal, di ba? Oo, pero... Basta wala akong tiwala sa mga pulis, sa mga sundalo o kung sino-sino pang mga agent dyan na hahawak sa kaso ni Adessa. Antayin mo kung maramdaman kung sino ba talaga ang taong dapat natin pagkatiwalaan. Kasi sasayangin lang natin ang pera natin at masasayang lang din ang buhay ng mga taong tatanggap sa kaso na to kung totoong ang aswang ang kumuha sa apo ko. Aswang? O bakit? Hindi ka ba naniniwala sa mga aswang? Eh baka nga dun sa bukid na tinirhan nyo dati eh, may aswang eh. Walang aswang, papa. Walang katotohanan yan. Ewan. Pero ako bilang isang matanda na, naniniwala ako dun. Dahil sa hindi nila tinanggap ang kung sino-sino, umabot pa ng 3 buwan ang paghahanap ng tamang tao para makakuha ng taong maghahanap kay Adessa. Sa isang banda, ipinaalala ni Avalon ang pamilyang pinanggalingan ni Adessa. Imbis na mamiss niya ang mga ito, galit pa ang nabubuo sa kanyang isipan. Kaya't sinabi ni Adessa na magpadala doon si Avalon ng mga tauhan niya para sabihin sa kanyang magulang at lolo na buhay pa siya. Magandang gabi ho! Sino ka? Sige, iputok mo kung kaya mo! Pero hindi naman ako tinatalaban yan. At hindi rin ako nagpunta rito para sabihin sa iyong kakainin ko yung mapait mong laman. Nagpunta ako rito para sabihin ko sa iyong ginagawa naming prinsesa si Adessa ng aming lahi. Asawa niya na si Avalon, ang aming pinuno. Gusto lang namang sabihin sa iyo ni Adessa na siya'y prinsesa ng aming lahi at huwag niyo na siyang ipahanap pa. Masaya na siya doon. At kung hindi ako nagkakamali, malapit na silang magkaanak ni Avalon. Ano? Aswang kayo? Inanakan niyo ang aking apo? Yon ang kapalaran ng iyong apo. Kasalanan ba yun ni Avalon? Eh napakaganda ng apo mo. Makinis. Maputi. Matangkad. Mapungay ang mga mata. Lahat na nasa kanya. Ay sino magkakagusto? Alis na kami. Pag-alis ng mga lalaki, iyak ng iyak si Margarita. Hindi niya kasi lubos sa kalain kung totoo ba ang sinasabi ng taong yun. Hanggang sa isang araw, umalis ang mag-ama, sakay ng kanilang magarang sasakyan. Nang walang ano-ano'y, bigla silang nakasagasa ng tao. Ano ba naman yan? Hindi ka kasi nag-iingat eh! Ah sir, bigla ho kasing tumawid. Tignan mo! Tignan mo! Pagtingin ng kanilang driver sa taong nasagasaan, nakita nilang nakaupo lang ito sa harap ng makina. Sir, okay lang ho yung tao, walang sugat. Bumaba si matandang Temyong at si Margarita. Inalam nila kung meron bang sugat yung tao. Okay lang po ako, huwag ho kayong mag-alala. Sige ho, bumiyahin na ho kayo. Pasensya na ho kayo kung naabala ko kayo. Eh, teka. Anong klaseng tao ka? Ang bilis ng takbo namin. Hindi ka tumilapon. Diyan ka lang sa harapan na hindi ka man lang nasugatan. Anong klaseng tao ka? Anong bertud meron ka? Isa ho akong albularyo.
Albularyo? Oo, sige na ho at meron pa akong importanteng pupuntahan. Teka, sandali! Sandali lang! Antayin mo ko! Bakit ho ba? May kailangan pa ba kayo sa akin? Wag ho kayo mag-alala. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Kaya ko mabuhay ng walang pera. Okay na sa akin na kumain ng isang beses sa loob ng isang linggo. Teka lang! Sandali lang iho! Ano bang pangalan mo? Nole. Ako si Nole. Isa akong albularyo. Meron akong importanteng lakad. Bawal akong abalahin. Albularyo? Ikaw ay manggagaway. Bakit ho ba? Ay, kasi iho, baka ikaw na yung taong hinahanap namin. Papa? Bakit? Ha? Anak ko! Ang mahal ng babayaran natin nito! Pagtingin kasi ni Matandang Temyong sa kanilang sasakyan, yung bumper pala noon ay nayupi. Hindi lang yon, pati yung nasa bandang harap na halos malapit na sa makina. Nang dahil doon, mas lalong napaisip si Matandang Temyong at si Margarita na hindi kaya't ito na ang tamang tao para gamitin. Nang sa ganoon, makuha na rin ang kanilang anak na si Adesa. Alis na ho ako. Kailangan ko na ho umalis eh. Sandali lang sinabi. Ano bang pwede kong gawin para lang mapakalma kita? Kalmado ho ako, hindi ho ako nagagalit. Asikasuhin nyo na lang ho yung lakad nyo. Pero hindi na kami makakalis. Nasira sa sakin namin eh. Para kang pader. Tao ka ba? Tao ko, nakikita nyo naman eh. Nahawakan nyo pa ako, di ba? Iho, hindi ako galit ah. Pero pwede ka ba namin kausapin ng tayo lang? Meron kaming problema. Yung apo ko, kinuha ng aswang. Ha? Aswang? Napatigil si Matandang Temyong nang sabihin yon ni Kanole. Tinitigan niya ito ng mata sa mata. At dito huminto si Kanole sa paglalakad at kinausap sila ng maayos. Kasi yung apo ko, ilang buwan nang wala sa amin eh. Tapos nung isang gabi, may nagpunta sa bahay. Mga aswang sila. Ang sabi, yung apo kong si Adesa ay ginagawang prinsesa ng kanilang lahi. Kaibigan, lahat ibibigay ko sa iyo. Ibalik mo lang dito ang apo ko. Lahat? Ibibigay? Pasensya na po kayo. Parang hindi nyo ho yata narinig yung sinabi ko eh. Hindi ko ho kailangan ng pera. Masaya na ako makakain ng isang beses sa isang linggo. Kaya ko mabuhay ng patubig-tubig lang. Eh, sabihin na natin ganon. Hindi ba albularyo ka? Hindi ba't kayo ang nilalapitan ng mga tao? Kapag may mga sakit ng mga hindi pang doktor, tapos yung mga nakukulam na babarang na aswang, di ba? Oo, tama ka. Eh, baka pwede mo kaming tulungan. May lakad ako importante eh. Mas importante ito ng amin. Sige na! Parang awa mo na, kaibigan. Parang awa nyo na ho. Parang awa nyo na po. Dahil sa nakita ni Kanole na tunay ngang nagsasabi yung dalawa, sumama siya sa bahay nila. At dito, ipinaliwanag kay Kanole ang lahat ng nangyari. Sinabi rin kay Kanole kung saan ba sila nagtatakbo. Tinanggap na ni Kanole ang sinasabi nila kahit na walang bayad. Lumakad siya nung oras na yon at hindi siya nagsayang ng oras dahil nga meron din siyang importanteng lakad. Ganon ah, ginawang prinsesa. Pero teka, tinignan ni Kanole ang hawak niyang mapa. Ayon sa kanyang pupuntahan, ito rin yung eksaktong lakad niya. Ibig sabihin, yung dati niyang lakad at yung lakad niya na ibinigay sa kanya ni Matandang Temyong ay halos iisang direksyon. Aba, huwag sabihin. Ewan natin. Maya-maya pa, nadaanan ni Kanole yung bahay ni Adolf na siyang humingi ng tulong sa kanya. Adolf! Magandang gabi. Magandang gabi ho. Kayo ho ba si Kanole? Ako nga.
Adolf, ikaw yung sumulat sa akin? Oo. Mamang Nole, pasok ko kayo. Ano hong gusto nyo? Juice? Kape? Tubig? Pagkain? Marami ho rito. Sandali lang. Hindi na. Busog pa nga ako eh. Siya nga pala, Adolf. Anong dahilan ng pagsulat? Hindi tayo magkakilala ng personal. Ngayon pa lang kita nakita. Nagtataka nga ako eh. Paano nakarating sa akin yung sulat mo? Ibinigay ho sa akin nung ermitanyo. Ah! Oh, may kaibigan akong ermitanyo dito sa lugar na ito. Sa ngayon ho, hindi na yun importante. Mamang Nole, humihingi po ako ng tulong. Kasi yung anak ko matagal nang nawawala. Duda ho namin. Nasa pangangalaga ng mga aswang ang aking anak. Ano pangalan ng anak mo? Adesa ho. Kung ganun, asawa mo at binan mo yung kausap ko kanina. Ano hong pangalan? Si Temyong tapos si Margarita. Labis na ikinatuwa ni Adolf ang isinabi ni Canole. Tunay ngang iisa pala ang tutulong sa kanila. Sa kabilang banda, prinsesang prinsesa ang dating ni Adesa sa lahi nila Avalon. Lahat ng gusto niya, lahat-lahat ay ibinibigay. Sa gabing iyon, narating ni Canole ang lugar nila Adesa at Avalon, kasama pa ni Canole, si Adolf at ang mga kaibigan. Pinagtaka nila Avalon, paanong narating daw ng mga simpleng tao ang kanilang tagong lugar? Maya-maya pa, lumabas si Adesa at nakilala ito ng kanyang ama. Adesa, anak! Sino ka naman? Adesa, ako ito, ang tatay mo. Wala akong ama, no? Sabi ng aking ina roon, iniwan mo na kami dahil marami ka daw babae. Hindi totoo yan. Anak, sumama ka na sa... Buntis ka? Oo. At ang ama si Avalon. Magkakaroon na ako ng anak, Itay. Anak, nabuntis ka ng aswang? Wala akong pakialam, no? Ang importante sa amin, nagmamahalan kami. Hindi ito maaari, Adolf. Hindi maaaring magbuntis ang isang normal na tao kung ang ama nito ay isang demonyo. Nang sabihin ni Canole na demonyo si Avalon, nagalit ito at ipinakita niya ang tunay niyang itsura. Kapansin-pansin din, si Adesa ay parabang natakot, kaya ito nagtago sa isang sulok. Si Adolf at ang kanyang mga kaibigan ay napatras din dahil sa nakakatakot ang itsura ni Avalon. Ganun pa man, handa silang lumaban ng patayan kung sakaling sila'y gagalawin doon nung mga oras na yun. Magsigsitabi kayo. Hindi natin kailangan gamitan to ng mataas na puwersa. At ikaw babae, naniniwala ako na wala ka pa rin sa sariling katinoan hanggang ngayon at meron pa rin epekto ang gayumang pinapakalat sa'yo ng Avalon na ito. Matapos sabihin yon ni Canole, agad siyang dinamba ni Avalon. Maya-maya pa, nakakuha siya ng pagkakataon kaya nasikmuraan niya ito ng dalawang beses. Bulagta si Avalon habang hawak-hawak ni Canole ang kanyang pakpak na matalim. Aswang ha? Anong klaseng aswang ka ha? Bitiwan mo ko. Hindi. Hindi kita bibitiwan. Nagpakahirap na ako sa iyo eh. Ilang beses bumulagta si Avalon. Nakakatakot lang pala ang mukha nito. Pero siya yung klase ng aswang na nakakatakot ang itsura pero wala palang alam pagdating sa mga ora. Nang dahil dito, nalaman na ni Canole ang kanyang kahinaan. Hindi makagalaw si Avalon nang hawak-hawak siya ni Canole mula sa likuran. Kaya't sinenyasan niya si Adolf at ang kanyang mga tropa na pagtulong-tulungan si Avalon.
Saksak dito, saksak doon, suntok dito, palo doon ang nangyari kay Abalon. Kaya't tumagas ang kanyang dugo. Ano? Tapos na? Sige pa! Gawin nyo ang gusto nyo sa taong yan. Hindi pa noon nasiyahan si Adolf. Kinuha niya ang itak ng kanyang tropa at pinagtataga ang leeg ni Abalon. Yung mga kasama naman nito ay walang nagawa dahil sa alam nilang lalaban din ng patayan ang kasama ni Kanole. Maya-maya pa, si Adessa ay biglang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Bakit nandito ako? Anak? Anak? Sino ka? Ba't nandito ako? Anak, ako ito, ang tatay mo. Halika, sumama ka na sa akin. Dahil sa hindi makilala ni Adessa ang kanyang ama, hindi siya basta sumama. Ganun pa man, mas pinili ni Adessa na umalis sa lugar na yun dahil para ba siyang nagising na sa katotohanan at patay na si Abalon na siyang gumawa sa kanya ng matinding gayuma. Nagtatakbo si Adessa sa loob ng kadiliman. Nagpakahirap naman sila Adolf at ang kanyang tropa na habulin ang babae. Samantalang si Kanole ay naiwan sa lahi na yun, lahat ng mga naroroon ay kanyang pinagsabihan. Ano pang inaantay nyo? Patayin na si Abalon na siyang inyong puno. Ilibing nyo na bago pa sumikat ang araw. Baka masunog yan. Walang gustong gumalaw sa sinasabi ni Kanole. Maya-maya pa isang bata ang lumapit at sinabing, "Marami pong tao rito ang galit kay Abalon." "Ganun ba? O di sige, bahala na kayo. Kung galit kayo sa kanya, sige, sunugin nyo. At lahat kayo, wag na wag nang babalik sa mga dati nyong nakasanayan. Pwede ba yon?" Lahat ng mga tao doon ay umuo. Pagkatapos noon, sinundan na ni Kanole yung humahabol kay Adessa. Maya-maya pa, nasa ibaba pala ng napakatarik na bangin. Sila Adolf at ang kanyang tropa. Ayon sa kanila, nahulog pala roon si Adessa. Maswerte pa rin sila dahil nakuha nila ang dalaga. Inuwi ito nila Adolf sa kanilang bahay habang si Kanole naman ay aalis na. "San ho kayo pupunta?" "Uwi na ako." "Paano ko ho kayo mapapasalamatan?" "Okay na sa akin na nakita ko na iligtas na yung bata. Sige na, aalis na ako." "Maraming salamat ho. Pagpalain nawa kayo ng Diyos dahil sa inyong kabutihan." Pag-alis ni Kanole, nasalubong nila ang mga pulis. "Saan ka nang galing?" "Sir, dyan lang ho. May tanong ko lang sa'yo, may nakita ka bang dalagitang gumagala rito?" "Wala ho sir eh, bakit ho ba?" "Merong isang dalagitang nagngangalan na Adessa. Matagal na siyang nawawala at hinahanap namin siya." "Adessa? Sa pagkakataon na yon, nagsinungaling si Kanole. Kung sasabihin niya kasing nasa pangangalaga ito ng kanyang ama, tiyak na huhulihin si Adolf at ang kanyang tropa. Mainam na rin yon para makasama ni Adolf ang kanyang anak na matagal nang nawalay sa kanya. "Sir, hindi ho eh." "Sige, mag-iingat ka rito sa kagubatan na ito. Maraming gumagala rito na hindi basta tao." "Yes sir, salamat ho." Hanggang dito na lang po ang ating kwento. At update lang din po doon sa mag-ama. Nang magising si Adessa, dito ay unti-unting ipinaintindi ni Adolf na siya ang ama. Hindi rin kasi na lalayo ang mukha nilang dalawa. Bumalik na rin ang alaala ni Adessa na sinabi niya ang naging buhay niya sa piling ng kanyang lolo. Tunay ngang masarap, tunay ngang lahat binibigay. Pero iba pa rin daw ang pagmamahal kung kumpleto ang pamilya. At ipinamumukha rin noon ni Matandang Temyong na matagal nang iniwan sila ni Adolf dahil nga meron daw itong ibang minamahal.
Labis-labis naman din ang pagtatanggi nito at sinasabing wala yung katotohanan. Bandang huli, silang dalawang mag-ama na lang ang magkasama sa isang bahay, pero hindi sa bahay na yon. Nagpakalayo-layo sila para hindi na sila mahanap ng mga taong humahanap sa kanila. Makalipas ang tatlong araw, bumalik si Kanole sa lugar na yon at sinabi ni Kanole kay matandang Temyong at Margarita na nailigtas na ang kanilang anak at apo. Sinabi rin noon ni Kanole na ito ay nasa pangangalaga ni Adolf. Ganun pa man, huwag na raw nila itong hanapin dahil nga sa ngayon, hayaan muna nila na makasama ng ama ang kanyang nag-iisang unika iha. Magandang araw po sa inyong lahat. Abang po tayo ng isa pang kwento mamaya. Salamat po.